Sinagot ni OJ Diaz ang mga tirada sa kanya ni Bibi Gandanghari kasunod ng kanilang sagutan sa kani-kanilang vlogs. Pero nilinaw ni OJ na wala siyang galit kay Bibi at bukas siya sa posibilidad na makipag-ayos. Iyon ay kung papayag si Bibi na magkabati sila. Nagsimula ang iringan sa pagitan ng dalawa nang mag-react si OJ sa payo ni Bibi hinggil sa breakup ng pamangkin nitong si Kylie Padilla at mister ng aktres na si Aldra Brenica. Sa kanyang Instagram live noong October 21, 2021, maingat ang pahayag ni Bibi. Aniya, ayaw niyang makialam sa isyu ng mag-asawa pero sana raw ay huwag nila itong isapubliko. Sa kanyang vlog noong October 27, 2021, tinalakay naman ni OJ ang pahayag ni Bibi. Tinutukoy ni OJ rito ang previous vlogs ni Bibi na hinalungkat ang kanyang nakaraan bilang si Rustong Padilla at ibinisto ang pangalan ng isang sikat na aktor na kanya umanong nakarelasyon. Hindi natinag si Bibi at sinagot ang birada sa kanya ni OJ sa isang Instagram live noong November 3, 2021. Maangang ang pahayag ni Bibi laban kay OJ. Sinabi ni Bibi na zero credibility para sa kanya si OJ. Pinuna rin ni Bibi si OJ dahil may nakita pang masama ang huli sa ipinayo niya kina Kylie at Aljur. Paalala pa ni Bibi kay OJ, "Don't ridicule me because babalik ko sa iyo yan. No." Sa November 7, 2021, vlog ni OJ, nag-react siya sa mga tirada sa kanya ni Bibi. Kapansin-pansing, banayad ang pagsagot ni OJ sa mga naging banat sa kanya ni Bibi. Idinaan din niya sa pagpapatawag ibang batikos sa kanya ni Bibi. Biro ni OJ, bagamat tinawag siyang walang credibility ni Bibi, pinatunayan din ng huli na credible siya. Nagkatotoo raw kasi ang sinabi ni OJ na walang magandang sasabihin si Bibi tungkol sa kanya. Maayos na sinagot ni OJ ang ibang argumento ni Bibi katulad ng ibinigay na payo nito sa pamangking si Kylie at kay Aljur na huwag isapubliko ang kanilang marital problems. Sabi ni OJ, bilang tito o tita ni Kylie, tama naman yung payo mo talaga. Kaya lang, ang point ko dito, mas maganda siguro kung hindi ka rin ang bubuko ng iba. Nag-react din si OJ sa paratang sa kanya ni Bibi na wala siyang credibility. Wow ha, I'm sure ikaw, hindi ka nagtataka? Mensahe ni OJ kay Bibi. Hayaan mo na, may kanya-kanya tayong audience, Bibi. Hindi ko naman para i-justify, hindi ko naman para i-dignify yung mga sinasabi mo against me. Kung wala akong credibility para sa iyo, so be it. Kung wala akong credibility para sa iyo, oo, wala akong credibility para sa iyo. Happy? Gusto ko happy ka. Hirit pa ni OJ. Paniniyak ni OJ, hindi siya galit kay Bibi. Sa katunayan, tawang-tawa nga raw siya nang panoorin niya ang video ni Bibi. Mensahe ni OJ kay Bibi, promise, hindi ako galit sa iyo, Bibi. Kung galit ka sa akin, choice mo iyan. Ako, choice ko kung huwag magalit sa iyo. Mahirap may karga. Tinanong naman si OJ kung sakaling mag-reach out sa kanya si Bibi ay kung tatanggapin niya ba ito. Sagot ni OJ, oo naman. Wala raw kaso kay OJ na siya ang maunang mag-reach out kay Bibi. Sabi ng manager ni Liza Soberano, eh kung gusto niya, magpahiwatig lang siya. To be honest, pinapalo ko siya sa IG. Sabi pa ni OJ sa pakikipagayos kay Bibi, oo naman, oo naman. Di ko sinasara yung pinto, pero siya, kung isara niya yung pinto, again, choice niya iyon. Hindi rin daw issue sa kanya kung mamagitan sa kanila si Robin na kapatid ni Bibi. Kumpare naman daw ni OJ si Robin. Ani OJ, di kailangan mamagitan si Robin. Pero kung kinakailangan, di why not? Nagpaalala muli si OJ kay Bibi na mag-ingat ito sa pagdadrive kasunod ng recent vlog ng huli na nagmamaneho ng kotse habang nagbablog. Giit ni OJ, promise, sincere ang pagmamalasakit ko sa iyo. But if you find it hindi sincere, okay.